Magandang umaga sa bawat isa po rin po kami. Gabi po sa mga naka-online. Magandang umaga, magandang gabi. Gabi po sa bawat isa po rin po kami. Salamat po sa mga nagkaroon ng pagbabahagi sa umaga. Ito yung mga umaga at yung nagbahagi sa mga umaga. Ayaw po yung magdadagdag sa mga salita. Sa pinag-aaralan natin sa mga ito yung isa aklat ng Juan ang sabi sa ating mga kawalaan. Pabasahin mo yung ano sa Juan. 3:34 4:34 At sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang ating gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsubo at tapusin ang kanyang mga gawa. Ito yung ritual na pagkain ay pagkain ng lamang. Hindi yung salita na ibinigay sa atin, spiritual na salita na magbibigay ng buhay sa atin. Sinabi ni ating Panginoon dito ang mga bagay. Kasi kausap niya, niyari ko yung mga talagang talagad niya. Kasi magdalas na niya ng pagkain niya. Hindi alam na yung pagkain niya yung gawin talaga yung kalooban ng mga. Kasi yung pagkakasubo sa ating Panginoon Suso, yun ang dapat na hindi ng kalooban ng bawat sa atin. Yung sumusunod sa ating Diyos. Kasi yun ang inuutos mo para magtanong tayo ng buhay na lang. Kasi pagka yung bagay na material na bagay ginagawin sa atin, yung pagka yung material na bagay, ito po ay marami ang nasisira dyan sa pagkain, di ba? Maging tayo. Grabe. Sa mga bahay. Pero kailangan talaga na tapusin natin yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Yung kapangulang ibinigay sa atin ng Diyos. Yung pagkakatawag sa atin. Yun dapat ang mga lagay na tapusin natin. Binanggit dito kanina yung ano yun. Tama yung masisira talaga doon sa bagay na hindi masunod. Kasi isa si Apostol Pablo na nagpatutulgan dito sa aklat ng Filipos. Sa Berita Filipos. Yes, sa Filipos. Sa 3:17. Hanggang 19, sabi nito. Mga kapatid, kayo mga kaisang tumutad sa akin, at tandaan ninyo ang mga nagsisilakad ng gayon. Ayon sa halimbawa nakita ng sabi, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo. At ngayon, sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ni Kristo na ang kanilang kahinatnan ay ang kapamakan ng kanilang Diyos ay ang kiyan at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kaiyan na nag-iisip ng mga bagay na upon sa lupa. Yung pala yung bagay na upon sa lupa. Ang Diyos nila yung talagang ang kiyan ng lupa. Kasi isa sa halimbawa dyan na nung panon ng ating si yung kapatid ni yung kumbali ni Isao, no? Na ipinabili niya yung kanyang pagkapanganay niya sa isang pinggan ng pagkain. Yun po. Kaya yung pagkapanganay niya na siya dapat magmamana kasi siya yung nauna, ipambal siya yung puti. Siya yung pinapanganay kayo. Nawala ka dahil siya, ipinagpalit niya yung isang pagkain pinggan. Dahil dun sa ano, nagpapagod kasi siya, nagdali siya sa pangungasal ng Panginoon. Ito, bubabasahin natin dito sa aklat ng Genesis.
25:7 muna. At nagsilaki ang mga bata at siksaw ay naging maliksik sa pangasok, lalaki sa parang at siya po ay lalaking tahimik na kumataan sa Martha. Minamahal nga ni Isaac si Esau sapagkat kumakay ng kanyang pinangasuan at minamahal ni Rebeka si Jacob. At nagluto si Jacob ng lupuin at dumating si Esau na galing sa parang at siya ay nanglalamot at sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanin ko sa iyo na pakanin mo ako na iyong magulang lupuin sapagkat ako'y nanglalamot kaya tinawag ang pangalan niya ng Edom. Yun ang naging pangalan ni Esau ng pagkakulong. Sumisindulin sa sanggulan ang pangalan Edom. At sinabi ni Jacob, ipagbili mo muna sa akin ang iyong pagkakulong. At sinabi niya sa Esau, narito ako'y mamamatay at sana ako'y mapapakunabangan ang pagpapanganay. At sinabi niya ako, isumpang muna sa akin at isumpa niya sa kanya at kanyang ipinagbili ang kanyang pagpapanganay kay ako. At binigyan niya ako si Esau ang binagay na nilusong yung kreas. At siya'y kumain at uminom at umangon at umaon. Kaya yung walang halaga ni Esau ang kanyang pagpapanganay. Ganun po yung papalit ni Esau sa isang pinggang pagkain ng kanyang pagpapangan. Dahil may lahat at naman ayun na wala. Dahil napuntaki ako. Sinundin na rin yung pagpapanganay. Siya'y nagmana na sarap niya magmana ng mga pagpapala yun. Mga material bakit binibigyan yung mga panahon. Pagpapanganay ka. Siya'y pinakamalaking mana. Pero nawala. Ganun po sa ating pananampalataya. No? Pagpapalit lang sa iyong mga bagay sa mga sanlibutan nito sa hindi nakakapos sa Diyos dapat muna talaga yung hindi sa lato sa Diyos niyo yung lula sa ngarang ko makikita natin na anong bagay dito sa sanlibutan talaga nito dito magbibigay ng para sa Panginoon yung mga bagay na hindi sa sanlibutan kaya nga inap sabi nito na yung 1-2-15 ng talo. Huwag mong ibigin ang sanlibutan ng mga bagay sa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng mga sawa. Pinta ng mata, no? Kapalagawin sa mga, umibigin mula sa mga. Umibig sa sanlibutan. Kaya inaano tayo sa mga bagay nito. Yung pagsunod natin ng mga bagay nito. Yung sa kanya. Hindi dalawa. Hindi tayo makapaglilingkod sa atin sa kayamanan sa Diyos. Sapagkat magtatapos siya sa isa. Yung isa, papawalang halaga niya isa. Ganun po yung isa lang talaga ang Panginoon sa Panginoon. Kaya napakahalaga na yung bagay na kinakailangan natin. Sabi ko rin dito sa aklat ng Juan, dinalit na ito niya kapatid na ayaw niya sa Sinsya kaya 6-0. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain na mapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal. Sa buhay na walang hanggan, ay bibigay sa inyo ng anak ng tao. Sa pagkasiyang pinagtagang ama sa matibigay ang Diyos. Ganun po yung tao sa libutan. Hindi na magbibigay. Ang saan, bubuli nila yung kanilang buhay dito sa libutan ito. No? Makamtanin lang yung mga bagay na pangangailangan. No? Kaya yun, ibig sabihin, humihigit ko sa ano ng Panginoon na dapat siyang magbigyan ng pagpapahalaga sa lahat ng bagay. Kaya marami nasisira dyan ang mga nanapagpahalag. Hindi ba, nagpapakayaman, di ba? Kami yung parangalan. Para sa kanilang kasiyahan, kasiyahan, karamanan lang. Pero po yung kapahamakan na mangyayari. Yung pag-iibigyan ng pag-iibigyan ng pag-iibigyan sa sanggitan. Sinaano yung mga bagay dito sa sanggitan talagang mapangalit mo. Kung ikaw nasa Panginoon na talaga,
Kailangan mo. Kasi sabi ni si Harry Nilsson mo na isang mayaman magtadilita ang pangitin ko yung dito sa aklat ng 6 siglos. 2 ng Chespes 24. Walang maibis tao kundi ang gumain at uminom at pagalaki ng mabuti ang kanyang kaliwa sa kanyang gawa. Ito man ay aking nakita mula sa kanyang nagos. Sapagkat sinong mga kain o sinong mga pagkatablay ng pagalaman ng higit ay sabi. Sapagkat ang tao na pinalulugan niya ang binibigan ng Diyos ng karunungan, kalaman at pagkatablakan, ngunit ang magsalanan ay binibigin niya ng damdam na magbisan at magbuntod upang magbibigay sa kanya na pinalulugan ng Diyos. Ito man ay walang pagkatablay at nauwi sa sharing sa muna ng gusto ng magsalita niya na walang pagkatablay. At ikon siya na kaya mga isang lintan. Diba? Siya rin sa inyong isang matalino na mayaman. Walang katulad niya ng kanyang kayaman na natinaglay ng panahon. Pero naon sa amin na pahamak siya at isa mo. Diba? Isa babae na naging asawa niya ang tagal pang bayan. Inag-usaya ko sa mga inalasip ko rin sa mga gusto sa mga kanyang mga kaya naging siga yung kanyang alis ko at napakama. Pag matulad ko yung masalita mo. Pero kung nangyari, sana rin sa atin, huwag matulad yung mga bagay nito ang mga nangyari. Pero sa mga bansa ng sila, hindi ba? Lumahawin sila rin sa lansa ng Egypto. Ano kasi yung buwan nila yan? Bagat yung nahihirapan sila nun. Pero yung pagkali na yun, okay. Nagalik sa aklat ng nung nagdala na sila doon sa dagat sa ano. Kinawin na sila sa dagat. No? Yung Moses sa dirik sa atin. Sa 11 ng bilang sa dagat sa dirik. Sabi niyo para sa dirik. Ating naaalala ang suka na ating pinakain sa ito na walang bayad. Ang mga pipino at mga milog at ang mga pwerot at ang mga sibuyas at ang buwang. Ngunit ngayon ang ating kaluluwa ay natuloy. Walang kaanuman naman sa ating harapan ay walang naman kundi ang manang dito. Pagkumat yung binigay na ng Panginoon yung bagay na nalang pangangayaan diba? Ipasala kanila yung Panginoon. Binigay na sa kanila ng Panginoon bagay na ganang pangangailangan. Inaalam na pa rin nila yung bagay na tinanggalay nga nila isa pa sa Diyos. Ganun po yung tao ng sanggitan. Mapaghangad, no? Diba? Meron na. Paano pa lang mas marami. Mas malaki. Mas marami. Mas masagana. Why? Ang Diyos naman nagbibigay naman kasi kung susunod ka sa kanya. Kaya lang ito para makalima. Diba na niya sa Kansal Israel? At sila. Mahal nila yung mga nila. Yung kailamanan. Kung saan ko ito rin yun, eh, mabasahin natin. Pero nagmataas yung kanilang puso. Nakalimutan yung pangkong. Naghamon sa kanya sa bansa natin. Ay, kung delikado na. Pero yung hanapin natin talaga yun. Tunay na pagkain. Sabi ni Kristo, di ba sa puto ng Diyos? Hindi lamang sa tinapay na iguwal ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa kanyang isip. Ipon, hanapin natin. Pag-ipon tayo ng kayamanan na hindi nasira, no? Pinakalawang kung nananakaw man. Sisimanitin ang nabuhin. Ngayon po, hindi dapat hanapin. Kasi baka masira tayo sa dapat mga bagay ng Diyos. Dito sa salimutan. Ano kasi ang gumagawa kasi ang paaway. Hindi naman nung nilalabing nila eh. Si Satanas, ano yun? Ekso yan eh. Manila Raya, Manila Lang. At tayo po yung dinilang lang eh. Yung mga kanyang mga tao ng Diyos para mawala sa kanya. Kaya sabi mo sa mga matawa natin gawa ng aralin ba? Pasakot tayo sa Diyos.
magsisisa lang sa tayo sa gabi at ang haras siya. No? Pero po na gawin natin okay, para hindi tayo matangat sa mga bayan tumarating sa mga bayan. Pagkakitin natin. Yung sa kalawa natin yan, yung ano pala, itong pagka, yung dapat natin na natin, yung kalooban ng amat na dapat na natin, yung tanggapin natin, yung anong yung sa atin. Yun ang pagkain natin, si Kristo. Yeah. Sabi ni Kristo, ako ang pinapay ng kabuhayan. Kaya sa 6 na ano, Juan, ako ang pinapay ng nabuhay, na bumabang galing sa langit. Kung sino man ay kumain ng tinapay nito, ay siya ay magbubuhay ng pagkailanman. Oo, ang tinapay na aking bibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanggulan. Ang mga hukingay ng tatalo na nangasasabi, paano mapakaroon sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sinabi ka sa kanya ni Jesus, katotohanan mo po ang sinasabi ko sa inyo, maliban ang inyong kain ang laman ng anak ng tao, at inumin ng ganang tubo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Naintindihan mo nga ako yun. Dapat pamakain naman ng ating Panginoon. Yung kanyang masahit na, di ba? Ayaw yung nagaling sa Ama. Yung sinubo niya ang ito sila. Para magkaroon ng buhay na walang ganyan. Tuloy. 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo at ay may buhay na walang ganyan. At siya ay aking babawang sa aming araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na kapagkain at ang aking dugo ay tunay na ilimin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at abuhin sa aming baga. Nananahan sa akin ang Panginoon sa Espiritu. Kung yung salita niya na sa ating puso, nananahan sa ating puso. At ito lagi yung pinamumuhay. Doon tayo may ito buhay nila ng Diyan. Dito sa ikalawang aralin natin, siguro ko, yung ang nag-iingat ng Diyos sa pamitaan na yung pinisipin ng Diyan sa Diyos. Tunay ay dapat talaga naman talagang pinakan natin yung Diyos na pinuli sa atin. Kuha ka natin ba? Para magkaroon tayo tayo ng buhay na walang kaligtasan, hindi ka pa makanunya sa iyo. Kasi, sa halimbawa dyan, si Aray Isao, yeah, ipinakwil siya ng Panginoon. Kasi hindi niya sinunod yung utos ng Espiritu na galing sa Ama, yung utos na yun. Ganun po yung pagkakasubo ng salita sa kahit po kayo kamo. Samuel, nagbibigay ito para sundin ni ano, ipabot pa yung aring ng Saul. Pero hindi niya sinunod. Sa aklat ng muli natin sa riwayo, sa aklat ng Samuel, nagkandog siya ng maling paghalo. Kaya doon na lang, tapos yung siya. Na dapat ang maghalog ng mga sasabi si ito, si Samuel, isang probeta. Sa 30 ng ano, Samuel, unang Samuel, 30-30. At sinabi ni Samuel kay Saul, gumawa ka ng mga kamangmangan. Hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon ng Diyos na inutos niya sa iyo sapagkat ipinataksana ng Panginoon ang kanyang maharihan sa Israel magkailanman. Ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang magayang ang Panginoon humanap para sa kanya ng sanalangin ayon sa kanyang sariling puso at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kanyang bayan sapagkat hindi mo pinanap ang inutos ng Panginoon sa iyo. Nang pinalitong si Aring Labi. Pinapapatay sa kanya ng ano yun, yung hari ng yung hari ko, ano pang mga nabahin niya. At yung mga, ano, yung magsang magkuha ng mga yung mga natirang, ano, mga pinatanggay. Pero nagdala siya yung mga
magandang bagay na inilabas sa kanya, huwag siyang una. At patayin niyo mo si Nahay at si Agab. Hindi niya pinatay din mo. Gayun po nangyari. Kaya inalis siya yung pagkari sa kanya. Inalitan siya ni Nahay ng David. Sabi rin po sa 15, sabi rin po. Ikinalulong po po 11 na aking inilagay na hari si Saul. Sapagka siya yung kumalito na hindi sumunod sa akin at hindi pinupad ang aking mga boss. At si Samuel ay nagkarit na siya yung umahin sa Panginoon. Dito sa 24, 15 po. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakalagulang pagkagawa sa mga handog? Kasi noon, sinibigay na ang paghahandog ng mga tupa. Yung panahon ng pagkusan pa ni Moses. Sa mga handog na susunod rin sa mga hain, na gaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon, narito ang pagsunod ay mahigit kaysa hain at ang pagdinig kaysa tawa ng mga tupang lalaki. May hiwa yung pagsunod kaysa hain. Ito nga sa panahon ito, yung pagsunod na kailangan talaga. Yun at sa dito sa aklat ng kawuntaan pa rin, itrabal ko sa kawuntaan. Ngayon po ang gumawa ng kaganapan at katulad ay lalong kalugod-lugod sa Panginoon kaysa kain. Paano ito? Ang Isus ito. No? Sabi lang, sa 12 ng Roma, i-unload mo ang iyong katawan. Ayon buhay, panal at kaayaya sa Diyos. Masyal mo yung pagpatang pagsanda. Yun po yung i-unload natin sa panan ko, sa ating Panginoon Isus. At yung pagganap mo, kanyang buong kalugan. Ito yung pinakalawin sa Diyos. Kasi lipas mo yung ano po, paghanggap ng mga hayo ko. Anang palanggang yung sa ano po ng lawasan. Ngayon, tamamin din ni Kristo eh. Pero ito yung tapat na i-handle eh. Ang bawat sasabi. Ay nagdadala ng kapamakan sa kanyang sarili. Ginamak mo salita at yung ginaliwala mo na hindi mo sinunod. Dito rin itatakil ng Panginoon pagka hindi mo sinunod yung salita ng Diyos. Kung kahado lang, kaya yung mga salita ang ipinigay sa atin, yung tayo mga tulad ng Panginoon. 12:48, yung kalit ng 1, yung ito. At kung ang sino mang tao ay higit o sebeno, hindi nakikinig sa aking mga pananalita at hindi ingatan, ay hindi ko siya inaatulan sapagkat hindi ako naparito o bumabal sa sanglitan, kundi upang iligtas ang sanglitan. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanyang hahatol sa uling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita sa aking sarili. Kundi ang ama na sa akin ay nagsubo kung siya nabigay sa akin ang utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na sinagat na kayo sa sinabi sa akin ng ama, kaya ito sinasalita.
mula sa ama at mga salita. Yung pinibigay ng ating Panginoon sa Ospo para sa atin, yung mga salita na makapagbibigay sa atin ng kaligtasan. Sino si David? Magandang umaga po, ah. Kunin po niya. Bigla tayo mga kapatid, ah. Hindi pa ako tayo dun sa awit. Tanong ka na naman na yan, ba? Maraming ng Panginoon at magkapagaling sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa mga ito na bagamat merong hindi maganda yung panahon natin, nakarating yung mga kapatid na galing sa ito. Salamat sa salamat sa mga kapatid at salamat sa Panginoon din sa patuloy na pagtumay ng ating mga nasa online ngayon. Magandang umaga sa inyo. Purihin ang Panginoon, pagkawain kayo ng Panginoon sa mga salita ay hindi mo marinig sa mga sumunod ito. Don't feel my work. Okay. Nais ko lang po ng salamatan yung mga lagkaran po ng bahagi at siyempre yung mga alam pa mga kapatid minsan, yung pag-abig talaga, malaking bagay talaga sa ano yun, sa Panginoon. Naalala ko si Elias yata yun, si Elias yun. Nung kumunusulo sa Panginoon, kumuha siya ng mananugtog. Nung nahanap niya yung mananang Panginoon sa lita ng Panginoon, kumanap siya ng mananugtog at kitugtog niya. Nung tumutugtog na, doon dumating sa lita ng Panginoon. Kaya ang Panginoon, kapag sa ano, nagumuha talaga yun, kapag sa akin ng mga spiritual, hindi po ang Panginoon. Lalo-lalo yung mga umaabot talagang dahil sa puso. Yung sa pag-aaral natin, na malalim po yung prahel ng ating kapatid, nais ko na pong nagdagan na po yun. Sabi yung support 34:1, sinabi nga sa kanilang Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ng subo, at tapusin ang kanyang gawa. So, dalawa, no? Gawin yung kalooban ng sa akin ng subo, at tapusin ang kanyang gawa. At ito mga bagay na ito, nungura hindi sila pangunawa ng pistol. Kasi sa intak po nito, gaya nila pagkikin kanina, ay pakipagpusap ng ating Panginoon doon sa isang Samaritana. Nagtaka yung mga alabal kung bakit nakipagusap siya sa Samaritana. Kasi ang mga Hudyo, hindi talaga nakipagpusap doon. Kasi ang tingin nila sa mga Samaritana, Samaritano, mga madumi, yan ang tingin nila dyan. Kaya ang aking Panginoon ng Espiritu, di ba? Sinabihan sa sinabihan siya nang sabi gano'n, ikaw ay isang Samaritano, may demonyo. Bakit sinabi ba sa ating Panginoon sa Kristo yun? Kasi ito sa mga Samaritano, ng unang panahon, ito ay sinakot ng Assyria. Kung sinakot ng Assyria yan, ang ginawa ng Assyria, kumuha sila ng mga tao dahil ng bibelo niya. At yung mga tao yun, sila yung nilagay doon sa Samaria. Yan, nilagay sila. Eh, ito pa yung Israel eh. Takot ng Israel yan. Nilagay sila doon. Kung nandun na sila, palibasa, hindi nila alam ang practice na ginagawa ng mga tagapot ng Israel. Kung ano yung mga ginagawa nila. So, ang ginawa ng Panginoon, nagsubo siya ng mga ahas at hilatay ang ilan doon sa mga nananang doon. Yan. Kasi ang kwento niyan, pinaalis yung taga-Sumaria, pinalitan ng mga tagibang tao. Yan ang kwento niyan. At doon, bagamat ang ginawa ng ano doon, sinabi na kailangan tayo maglagay ng isang ano rito na marunong sa kaugalian ng mga Israel para hindi magalit ang Diyos. Kasi binabago nila yung kanyang Samaria. Kaya ang kwento niya. Kaya nga ang ating Panginoon sa Kristo, nung siya ay nagnatutos sa kanyang mga alagad, isa sa mga bili niya sa mga alagad, huwag kayong papasok sa anumang bayan ng Samaria. Yung panalay. Kasi sa mga rin. Pero sa tempong ito, ito nagsimula yung pagpasok. Kasi ang dahil na ng ating Panginoon sa Kristo, yung ano, ipahayag ang mabuting balita. Kaya nasa bawat bayan, sa bawat nayon, na pinapasok ng ating Panginoon sa Kristo, wala siyang ipagdala kung yung mabuting balita o ang ipagdala. Hindi niya talaga yung sumukutok, hindi niya ginamit yung mausan, hindi niya ginamit yung mausan. Bagamat gumamit siya, doon sa chapter 8 ng Matthew, anong sabi doon? Gawin mo yung ipinagbubutos ni Moses sa paghahayop.
Kasi may gigong yung atay. Parang may gigong yun. Na pinindalin ang ating Panginoon Jesus. I-ano na. Ay, chapter 3. Ay, naman po sabi dito. Ito nga. Ito. Masahin ko lang po. Pagkat siya yung mabag muna sa bundok, ay sumundan siya ng lugang maraming tao. At narito, lumapit sa kanyang isang ketongin na ayan. At siya sinumpa na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaaring malinis mo ako. At inigulat niya ang kanyang kamay at siya inipo na nagsasabi, ibig ko, lumilis ka. At pagkagay, nalinis ang kanyang ketong. At sinabi sa kanya ni Jesus, ingatan mo huwag sabihin kanino man. Hindi kumayo ka, pakita ka ng sasaserdote at ihandog ko ang alay na itinag-uubi si Moses na bilang patutuos sa kanya. Kasi nga, bakit? Dito, umiiran pa kasi dito yung kausap kung bakit sinabi ng ating Panginoon Jesus kay Somina, kumaroon pa sa sasaserdote at magandog ka kung ano yung itinag-uubi. Kasi hindi pa umiiran ang ating Panginoon Jesus noon. Kailan umiiran? Nang mamatay ang ating Panginoon Jesus Cristo, tulad nagkabisa yung bagong iba. Kaya yan, sinabi ko dito. So ito si Maria, makita natin na tatlong ito sa pagpapahayag at pakipag-usap ng ating Panginoon Jesus dito sa isang babae nito. Magtaka siya. Sabi yan, mapakanap ako ito isang propeta. At sa ganit salita, hindi ko matapos natin, maraming taga sa Maria ang sumampalataya sa ating Panginoon Jesus. Sa iba isa, dito sa chapter 4, verse 42, at sinabi nila sa babae, ngayon ni Jesus ang palataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita. Sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman namin ito nga ang tagapagitas ng isang iba. So, di pa na ngayon, nagsimula ng sumampalataya itong mga kaya na kanya po. So, sabi ito ng ating Panginoon si Cristo, yung pagkain na, yung gawin yung kalooban ng sumi sa atin. Alam niyo ba na, kung sa mga natangin ng Panginoon, tanggalan na yung mga never kong nagkakas sa mga magkakas, kaya gano'n sa ita. Ang pagkain talaga, walang iba yung magawa ko yung ginagawa ng Panginoon. Spiritual. Ganun talaga. Siguro ako, kapag naalala ko noon, kapag may dinin ang banal ng Espiritu, pag binilig at inuutos siya, at ginawa mo ito agad, doon ko ang banal ng Espiritu. Pag ikaw, kung nagampanan mo yun, iba-iba yung lakas yung mga ano, kasi natupad mo yung bagay ng Panginoon, kasi kalaka sa Espiritu ba yun? Ganun yung naramdaman ng mga sinusubo, ganun yung naramdaman ng mga tao na mga nag-ayo sa ating Panginoon na dinatangan ng Panginoon na magsalita at ginawa ng mga dati ng Panginoon. Ito yung pagkain sa Panginoon. Ngayon, bakit sinabi ng Panginoon ito? Nagawin ang kalooban na nagsubo sa akin. Hindi naman talaga ang gusto niya. Hindi talaga ang gusto niya. Kasi ano, bakit kailangan mo bang ating Panginoon sa Kristo? Ano ba nangyari? Yung panahon na ng panahon ng Israel, sabi nga sa awit 119:126, hindi ko patatakal. 119:126, kapanahonan sa Panginoon naghubaba sapagkat kanilang yung walang kabuluan ang taos sa Panginoon. Yan siya sabi niya. Kasi ng mga panahon na yun, si Moses pa ang gumataan na nag-guide sa Israel, maganda yung layakan nila. Maganda nga po, ma-action pa sila ng Moses. Nung namatay si Moses, ang naging successful niya, si Moses. Gumanda pa yung lakad ang Israel. Maganda pa rin. Talagang sinusunod din si Moses. Nung mamatay si Moses, at yung mga nakasama ni Moses na matatanda, na nakarinig ng kanyang mga salita at nakarinig ng kanyang mga gawa, hindi tayo magawa na. Pabuti pa rin. Nung namatay na rin yun, doon na nagkaroon ng problema. Doon na naku sila nakiwalibig yung sa mga bansa na ayaw ng Panginoon. Naroon yan, yung walang kabuluan nila, yung kausan ng Panginoon. So, sa pagkakataong yun, yung wala rin gumagawa sa salita ng Panginoon, mali ba nalang yung propeta siguro, hindi mo nung makakabuluan ng Panginoon. Pero malimit doon sa nangyari sa panahon yun, sila ay sumalansan talaga sa ulo. Kaya siya sabi rito, kapanahonan ng buwag ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon si Cristo, sabi rito sa chapter 5, verse 17, ng 1, datapwat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon, gumagawa ang aking ama
at ako'y gumagawa. Ayan. Yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga, yung gawa ng ating Panginoon si Kristo, bakit sinabi natin kanina, mga kaibigan ng mga kapatid, yung gawa ng ating Panginoon si Kristo, yun yung gawa na ginagawa din ng Ama. Kasi hindi makagawa ang ating Panginoon, mali pa na gabi ng Ama. Hindi siya ni-overty ka ng Father eh. Ba, sabi mo na ano, halimbawa, walang sinalita ang Panginoon si Kristo, ang Ama. Hindi pwede magsalita ang ating Panginoon si Kristo ng ano, ng iba. Kung alam sabihin, ilang dapat salita ng Ama. Kaya nga nung hinahanapan sa panahon natin, na sinabi ba ng Panginoon si Kristo na siya ay Diyos? Wala siyang sinasabi ng ganun. Kasi kung anong sinabi ng Ama, hindi ba sinasabi? Ganun ka tapat na lingkod ang ating Panginoon si Kristo. Hindi siya nasasalita ng wala sa kanyang sarili. Hindi. Kung kanil narinig niya, at kung ano yung makita niya, yun yung ginagawa niya at yung sinasalita niya. Ganun din dapat nakita ko sa mga manggagawa ngayon. Di ba? Huwag babawasan, huwag dadagdagan. Kaya lang nangyari nga, para mahikahit yung matao, bago siya tinapay, kapag ito siya, ano ba yung mga sinasagot niya para masarap? Nilalagyan ng yeast, pampaubok. Di ba? Nilalagyan ng yeast. May mga nilalagyan pa sila para masarap. Ang ginawa ngayon ng mga manggagawa nila, yung mga iglesia, may salita na ang Diyos. Ang ginawa nila, ilalagyan nila. Pampaubok, kumari, para masarap sa tiyan nga, masarap pakinggan. Ganun nga nangyari. Kaya, sa panahon natin ngayon, mas nalilibang ang tao makinig doon sa may makalibad doon salita. Gusto mo sinirin. Pero sa akin, salitain mo yung kautumanan, aantokin ang tao. Aantokin talaga. Lagi nga ni Kanon ni Noon eh, wala mong sasalita eh, maalang dagas-las na ng sapa. Maraming inaantok. Sabi nga noon. Pero ang kautumanan yung sinasabi. Kaya nga, yung nasa kautumanan, at yung nasa Diyos, nakikinig siya doon sa salita ng Diyos. Pero yung sa likuran, hindi tayo mapakinggan. Bakit? Wala tayong benching. Wala tayong halong pampasarap doon sa mga salita. Kung ano lang yung salita, yun yung sinasalita natin. Gayon ang ating Panginoon si Kristo sa kanyang misyon na ibinigay sa kanya ng Panginoon na yung gawin yung kalooban at gawin, tapusin yung mga bagay na pinagagawa sa kanya. Ganun ang tapat na lingkod. Ganun ka totoo ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya na, ang Panginoon sabi nga nito, sa Esther, natukulit dito, kasi ang maliging kaso, sa pagsaman dito, sa yung gawa. Sabi niya nito, dito sa 5:6:1, katapat ang aking pagpapaltoon ay lalong dakila kaysa paraduan sa ating ating Panginoon. Sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng ating Ama upang ganapin ang gayong ding mga gawa na aking ginagawa ay nagpapaluto tungkol sa akin na ako'y sinubok ng Ama. Kaya lang, hindi nga nila biniwalaan ang ating Panginoon sa Kristo. Kasi hindi ganun ang ginawa nila eh. Kasi ang iba-iba yung nakikita sa ating Panginoon si Kristo eh. May halong hindi. Kasi ang ating Panginoon si Kristo, nung sasalita, eh siyempre, ang panahon ng mga panahon na yun eh, sila eh, mga naka, ano sila eh, ibagas sa panahon, mga naka, magpaganda yung damit nila. Ayan, maganda yung damit. Yun lang, ang mga sasabote, maganda yung damit nila. Mga maligis din na. Eh, ating Panginoon si Kristo, hindi. Kaya nga si Juan Bautista, sabi ka ni Kanon ni Noon, sinusundan daw ng langaw. Dahil parat daw ng ano yung suot-suot niya. Ganon din ang ating Panginoon sa Kristo, di ba sa pangangaral niya. Kaya iniisip nila, kaya ito eh, wala naman pinag-aralan. Iniisip nila eh, wala naman pinag-aralan. Kasi ito yung tao ito, at ano lang. Pero, bakit ang dami na pinilig sa kanya? Kaya hindi sila sa ating Panginoon, yung mga Panginoon ito. At ano ba, madalas silang parinigan ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga dalinaga. Mga bulag. Sabi niya, mga bulag na tagapagtulong. Kaya yung sinasabi pa, isa pa,
Siguro sa 10:30 to lang ba? May salitang ganito ang ating formula. Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko sa inyo at hindi kayo nagsisampartaya. Ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng ating Ama ay siyang nagpapalit sa akin. Katapat, hindi kayo nagsisampartaya sapagkat hindi kayo sa akin. Kaya nga yung gawa, kaya ginagawa ng ginawa ng ating Panginoon, sabi na, hindi po ito yung gawa ng ginagawa sa kanyang Ama. Kaya lang, hindi sila at naniniwala sa ating Panginoon. Kasi nga, ang tinignan nila, yung bagay na kaanyo ng ating Panginoon sa Kristo. Ganun din ang nangyayari ngayon eh. Tingnan mo ngayon kapag halimbawa nga isa ka nagtuturo at ang ipagkakil, wala kang sapat na pag-aaral na natapos. Ito ba kitirahin? Ito ba ito ano eh? Paglabas na ano, sila tumitingin. Ganun din ang nangyayari sa Israel. Ang mga Hudyo. Tingnan nila ang anyo ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi yung salita. Kaya nga nasalat ang ating Panginoon sa Kristo, di ba? Sa 6. Sabi rito, 662 ng 1. Ano nga kung makita ninyo umakyat ang anak ng tao sa kinororon niya? Ano nga, sabi rito? Kaya, sa kasi naman maniniwala na ito pala ang Kristo. Pero nung panahon ng ating Panginoon sa Kristo, puro sila labag o laban sa ating Panginoon. Kaya yung mga kapatid, yung kalooban ng Ama, sabi nga ng ating Panginoon, bakit rin mo na kayo ito para na 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng ating Ama na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya ay sumampalataya. Magparat na sila doon eh, yung panahon nila eh. Kaya nga sabi ng ating Panginoon Jesus sa kanyang mga alagad, papapalad ang inyong mga mata sapagkat maraming propeta ang nagagal na nakita niyo. Ang nakita, ang inyong nakikita, subalit hindi na nakita. Pero ito mga alagad niya, na nakasama niyo, sabi niya, mapalad kayo nun. Dahil nakikita niyo ko, parang ito ganun dito sa ginaan. Sige kayo, maksama niyo ang Panginoon. Maksama niyo ang ating Panginoon, di ba? Sapagkat ito ang kalooban ng ating Ama na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay at akin siya ibabangon sa huling araw. Ganun po ang mga niya. At salita, yung kalooban ng Diyos, bakit magparataya sa aking Panginoon sa Kristo, bagamat ikaw mamatay, ibabangon ka sa huling araw at magkakaroon ka. Salita, ito naman po ba? Diba? Ano pa? Si Apostol Pablo sa kanyang sulat, sa tungkol ng first time sabi nila sabi nila sapagkat ito ang kalooban ng Diyos ganun tayo pagkakasabi doon siyang may ibig na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalat napakahalaga na maalaman ng tao yung nakikita ay sa panahon natin ngayon kung nakita alam mo isa na nagtanong ko ng alam ko ng saan yung mga makalim mo ang nakapasin ngayon marami. So, yung nag-anagawa sa isip ko, parang ko lang, napakarami mga kapatid. Ang dami na nangaral. Iisip ko tuloy, sabi ko, huwag naman ano yung mga member ni Shabika Pedro Soriano, ako sa mga tayo ng member. Sabi ko, pagpabuti mo pala ng si Soriano ngayon ang buwan, kapit si Shabika Pedro Soriano. Bakit ko nasabi ko? Kasi yung mga galing mga pastor, talagang inaano ni Soriano. Pinapara talaga niya. Eh nung nawala na siya, naglabang siya ng dami. At ang masakit ito, puro pa kinabang. Lagi nakakatip yung tapo. Nasisi pa yung mga membro. Nasisi pa yung mga naghahayag ng ano, ng ikapu ay hindi na sa panahon ngayon. Sisisi pa yung mga pastor. Ano mo sabi? Kaya naging hirap yung mga pastor. Kasi sa pangaral yung ano, ipagbabawal yung tapo. Dahil natawa ko sa pastor ng Sarita sa ating pastor. Yung naghihirap na yung pastor dahil sa araw na gano'n, na huwag mo yung tapo.
Hindi niyo pa alam na... Kaya sabi ko, ano bang aral ko? Kaya sabi ko, huwag naman na yun ni, ano, kay mag-alam ako. Tumasapte na mga kapatid natin. Sabi ko, makita ko talaga. Nung nawala si Mariano, mag-alamasan talaga. Yung mga, ang daming talagang. At wala akong makita talaga. Puro sa pag-ibig nila. Laging tights, tights, tights. Eh, sa pag-alam po natin mga kapatid, maliwanag daw po yun, nabagot na namin kanina, na ang pagkain natin ngayon, hindi lamang yung pagkain literal. Okay. Sabi na nyo, pagpapos kayo sa chapter 6 ng verse 8, kapwa iwawasin ng Panginoon na siya, pagkain. Kaya nga, anong ibig sabihin nun? Mas tigil natin ang halaga yung pagkain hindi napapalas. Yung salita ng Diyos. Na ito yung mga pagligtas sa atin sa paglating ng panahon. Ay, medyo binumasa ko rin yung kain ko. Misa ko, napaparayan pa rin ng konti, pero hindi nakatulong yung kain ko ng lalo. Kaya yung kain. Kaya yung medyo, masarap ang kain. Alam natin mga kapatid, kung ano yung pagkain natin, ha? Yung hindi napapanis. Ha? Yun yung dikit natin. Yun yung magandang busugin tayo ng gusto nyo maganda. Kasi pag yung pagkain papanis, hindi maganda pag nabusog ka. Eh, pagkakaroon ka ng hindi magandang problema nun, pag busog na busog ka, maaaring yung nagralagyan ka pa. Pero yung salita ng Diyos, kapag puro ka ng salita ng Diyos at umahabaw, puringin ang Panginoon ko. Diba? Kalakasan sa isang tao mayroon pati ng salita ng Diyos. Malakas. Kaya na itaong meron sa atin natin, hindi mo masama sa politisyo dito. Kapag ang tao sa atin sa atin ng Diyos, kaya patuwira ko ako pag naano eh. Wala ka eh. Ano sa akin? Pagkukot ang politisyo sa iyo. Harap tayo sa pagkain ng pare-pare eh. Di ba? Kaya kumain tayo ng mga pagkain dito pa ako. Gaya ng ginawa ng ating Panginoon Jesus Cristo na nabanggit kanina, nagganap na yung mga bagay na pinagagawa sa kanilang tagumpay. Pwede kaya, habang tumatakot pa tayo, hindi pa natin masasabi tayo tagumpay. Nakikipaglago pa tayo. At baka madulas tayo, delikado, di ba? Yung pangalawang aralin sa kamigaan, sabi nito, 1916, sabi nito, ang nag-iingat ng utos ay nag-iingat ng kanyang kalwa, ngunit ang walang babala sa kanyang mga lalay ay nakapagod. Totoo nito mga kapatid. Kasi ang utos, sabi ka doon sa pag-uwi yata ng kapandaan mo, yung 623 ng proverb, diba? Ang utos ay tanda. Kasi hindi, liwanag. Yung utos, liwanag. Yung utos, ito yung ilaw mo para makita mo yung dinadaanan mo. Sa atin, kapag wala nga sinusunod na utos, lalakit ka sa sarili mo, di ba? Sarili mo lang. Ang gagawin mo, wala kang utos eh. Lalakit ka lang sa iyo. Ikaw, maaari kang mag-isol. Kasi, lumalakit ka sa sarili mo, wala kang utos. Yung sinasabi sa balang ako sa chapter na sa sinabiyo. Kaya, 5.4.18 Ngunit ang landas ng matuwid ay parang maliyag na liwanag. Kasi nga, bakit maliwag na liwanag? Ay parang maliyag. Kasi makoy na liwanag. Bakit? Kasi may utos siya yung matuwid. Pero siya chingod ng Diyos. Hindi na sumisila ng higit at higit sa sakdal na araw. Ang lakad na masama ay parang kaliliman na hindi nila nalalaman kung ano ang bandang ilalim. Bakit sila nag-ibisok? Kasi madilim. Walang utos. Walang liwanag. Dahil nadadap pa sila. Dahil nakasimpyo. No? Kaya sa atin, nabanggit rin kanina sa 1625, ang lakad ng ano, pag nasabi, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dumayaon ay mga daan. Kaya napakahalaga ng utos mga kapatid.
ng kapalagot. Gagaya mo nabanggit kanina, ang utos mo ay buhay na walang hanggan. Siya nag-iingat ng utos, hindi na alam magawa ng kasama. Ano bang sa ano pang yung ano? Sabi dito sa isang talata ng ano, sa dress ng balitaan. Meron ganito yung mga balitaan. Sa 21, anak ko, huwag silang mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang magaling na kahulungan at ang kabahintan. Sa gayoy, magiging buhay, buhay sila sa iyong kaluluwa. Buhay daw sa kaluluwa. Alin yun? Yung karunungan, yung kaunawaan, yung kaalaman, kaya dapat nasa akin yung buhay. Sa gayoy, magiging buhay sila sa iyong kaluluwa at biyaya sa iyong gay. Kung magkagayoy, lalakad ka ng iyong lakad na tumasay at ng iyong paa ay hindi mabibisyo. Pagka ikaw ay nahiga, hindi ka matatalo. Ikaw ay mahiga at ang iyong ulo ay magiging mahiga. Ganun po yung isang tao na meron mga bagay na ganito na po siya ang aking pangunod. May kaunuma, may kaalaman, at ano po. Ano pa? Dito naman sa 21:16, kasi sa pag-aaral na sinabi nito, mga kapatid, yung walang babala sa kanyang mga lakad, mamamatay. Sabi hindi mo lang, walang payo, walang utos, walang sinusunod na, parang ano ba, parang halimbawa, saan ano, parang sa Marco, o sa Erukano, diba, parang mayroon sinasunod ito na kompas, diba? Yung kompas na yun, parang ganun lumalabas na ito yung utos na sinusundan nila. Pag pag nasira ang kompas, kung walang kompas, hindi sila makakalimbrosa, destination na. Ganun lang. Ganun yung tao. Kapag wala kang utos ng Panginoon, hindi kayo nakakating doon sa destination na gusto ng Panginoon na magpunan. Kaya napakalaga ng utos. Kaya nga sabi ko na, nandun sa 6:25. Ang utos ay pamilaw at ang kausan ay liwanag at ang saway ng turo ay daan ng buhay. Ayan. Nagpapabaya naman sa 21:16 sabi nito ng kabigaan sabi nito ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan magpapahinga sa kabisanan ng pakay. Kaya, kapag ikaw ay gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, hindi mo ito ginawa, umilis ka doon. Sabi nito, magpapahinga ka sa kabisanan ng pakay. Ganun naman nga yan. Kaya sa atin, kung kapagin, hindi naman sa pagdaan natin, sinisikap natin na magawa yung mga bagay na pinakagawa sa ating kapatid. Lalo na itong mga kapatid ito, napakahalaga sa mga kapatid ng kapatid. Nagtaglay mo sa puso niya ng puso. Napakahalaga yun. Kaya ito, yung utos na yun, yung lagi maaalala mo. Maaalala yung utos eh. Limbawa, huwag kang ano, yung maaalala mo ito. Kung kasi ano eh, pang ano sila eh, yung bagong doon, pangontra. Dukol sa kaisipan natin na minsan nagiging mabuti yung kaisipan natin. Kasi ang kaisipan natin, hindi mabuti yung minsan. Gusto natin ganito, gusto natin ng ganito, gusto natin ng ganyan. Pero pag natin ang salita ng Diyos, sabihin sa puto sa ating puso, yun yung pangontra dukol sa iniisip ng hindi maganda. Pangontra yan. Kaya kapag ang tao meron salita ng Diyos, sabi nga, hindi siya, ano, makakaalam, makakagawa agad-agad ng pagsalansang Diyos sa atin. Sipsigara sa atin. Hindi yung lahat natin. Kaya mga kapatid, hindi lang umabot sa inyo at meron ako lang.
Ano pa? Pwede natin sabihin dito. Kung sa isang talata siguro naman pwede nyo naman ito. Siguro baka mga dalawang verse pa siguro. Doon sa 16-17 ng napagdaan. Sabi nito. Ang maluwang na lansangan ng matulitay umihiwalay sa kasamahan. Siyang nag-iingat ng kanyang lakad ay nag-iingat ang kanyang lakad. Kasama pala yun. May utos ka, kailangan taglay ng utos ng Panginoon at kasabay yung pag-iingat din sa paglakad mo. Kasama pala yun. May utos ka nga ng Panginoon, hindi ka naman nag-iingat, gira ka ng gira. Diba? Papahamak rin. Papahamak rin. Kaya, sa na may utos ka ng Panginoon, ilangin mo yung pag-iingat doon sa paglakad. Kasi yung paglakad natin, maaari meron tayo nakasagasaan na hindi natin nalalaman. Diba? Sa paglakad natin, maaari meron tayo kapatid na na-apekto. Diba? Kaya siya, sa karunungan mo, marunong ka. Magkira ka. Panginoon. Pero sa atin, lagi, nandun lagi yung pag-iingat. May doon po sa atin. Sa pag-aaral sa bago ito, mga kapatid, yung pagkain, tandaan natin, mas sigit natin pakainin yung pangalawang tao na nasa loob. Pagkain natin yung pagkain. Amen. Yung napanglabas, matutunan tayo sa pag-iingat yung tayo, kumalalim ang pagkain. Kasi tulad ng Panginoon yan, kailangan sa pag-iingat. Kasi pag-iingat, walang pag-iingat, maaaring may kahit na tayo may mag-iingat. Pag isobrang kain, pag-aralan mo yung pag-sobrang kain, nandito. Maging sa pag-sipag-tulog mo, baka mag-uunting ka. Nangyayari yan. Ayos mo mag-plit? Opo. Amen. Pero may, papakain ko ba pa kayo, sharing mo niya yung tayo. Yung. Sabi ng bagay po, salamat sa Panginoon. Tulis ng Panginoon.